General, nung nag-umpisa kayo, sabi niyo mag-train din kayo. You need training, di ba? Kasi siyempre, kailangan din ito, tama yung angle ng police. Baka sabihin nila, hindi naman nakunan niya ng camera namin eh. And yun na nga, yung kulang kayo ng mga devices. So realistically, kailan nyo pwedeng i-implement to fully? How much time do you need? Well, based on the Supreme Court resolution, after na ito is ma-i-publish na, and then may labas na sa official gazette, it could be effective already. Pero kami nga, magko-communicate kami sa kanya through the court administrator para maklaro ito mga issues na ito para mas maging effective yung aming implementation. And from there, maghihintay kami ng guidance sa kanila. So, alam mo, talagang this is a major adjustment sa amin. Kasi napakaraming dapat na ayusin pa, pati sa training ng ating mga pulisan. At kung titingnan natin doon sa mga guidelines na andun, practically, all the arrests that we are going to do, talagang dapat documented. And this will be submitted, all of this, to the court, ito mga ito. So, you can just imagine that every case or every arrest that we'll make, meron tayong parang storage sa device or yung itong USB thumb drive natin na laging i-attach natin doon para isubmit sa korte. So, kaya nyo ba yung full implementation within the yung period na ini-specify ng Supreme Court? Kailan nyo kaya yung full implementation? I don't think kaya ninyo within after the publication of official gazette. Well, admittedly, hindi talaga kaya yun na AMI at yun nga rin yung ipaparating natin sa kanila. Anyway, nagsimula naman tayo sa wala. Ano ba naman kung ayusin natin yan, di ba? Ang importante, sinisimula na natin yan. Pero yung nakita kasi namin, we were expecting na yung mga body-worn camera initially ang talagang gagamitin lang natin. Kaya nga kami, dahil kulang yan, kami lumalapit sa mga generous groups and individuals and NGOs for their donation para makumpleto natin yung madagdagan yung body-worn camera. Pero dahil nga sa kanilang guidelines, ay sinasabi na may alternative recording device. At yun ngayon, ang isang pinag-aaralan din natin. So practically, kung wala kang body-worn camera, you should be using at least two alternative recording device, which ito yung ating cellphone. Pero ayun nga, dapat siguro, may sarili talaga kami dedicated cellphone na gagamitin doon. Nasa ngayon, ay wala pa naman kami.